Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw rito ng Friday, no? Thank God it's Friday. December 11 na po tayo sa araw na ito. Wow, kumusta po tayo? Parang kailan natin nagsimula? Ngayon, patapos na po ang buwan ng December. Kumusta po ang ating mga buhay? Sana po, palagi nating alalahanin na mahal ka ng Diyos at ayaw niya na mapahamak ka. At ayaw ng Diyos na may mangyayari sa atin. So ito pong ating programa, Insight from His Word, our daily live stream morning devotion po. Ito yung kaibigan, si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. So pakinggan muna natin ang ating pong introduction po na minsahe o na awit. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo?
At makita niyo po ang background ko ngayon, talagang lumalabas na si Haring Araw. At ang sarap magpainit pag ganitong oras, di ba? So hindi pa masyadong masakit po sa katawan po yon. At good morning po sa kay Ma'am Jocelyn Magayon na imbag na bigat kada kayo amin ni Jai. And also to Ma'am Emma G. Manarang dyan po sa Camarines. Wow! Ito pong bago natin na listener na taga Luzon po, no? Taga Camarines del Sur. Camarines del Sur ba, Sister Emma? Good morning, Pastor Ray. Good morning. And also to Ma'am Roda Gatilogo, good morning din po sa inyo dyan sa Manila. And sino ba bang nandiyan dyan? And to also to my batchmate Emily Pabiona, magandang umaga po sa inyo dyan. And also to Pastor Rizalde Lorenzo dyan po sa Manila naman, good morning po sa inyo dyan. Yes, thank you so much for joining me this morning. And kumusta dyan, Pastor Sald? Kumusta ang ating mga pasyal-pasyal dyan, no? And also to Grace Corpus, to the Corpus family, Dijay Baknotan, na imbag na bigat ka na kayo amin, Dijay niya. So, kumusta ngay? Kumusta tibiyag, Dijay Amyanan? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na talagang maririk na tayo iti kadagiti asik and gracia na nagapukili Apo Diyos. Wow. Medyo na ano na yung ano ko yung Ilocano ko naman, no, na medyo na nahasa naman ng konti kasi may mga listener po tayo. So dyan po sa Baknotan, sa Harvest Baptist Church po, kasama ang kanilang pastor, si Pastor Maymon Oliverio at saka ang kanyang wife, no, si Madel. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And to Habaro family, Pangot family, sino pa ba yung mga nakakalimutan ko na yung iba na mga nakakilala ko dyan, no? So, naimbag na bigat niya. So, nagpapasalamat po tayo sa umagang ito na tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ginagawa sa araw na ito. And also to kay Mrs. Barrios, mayang buntag dira sa inyo, ma'am. Good morning, good morning. Good paki-greet ako kay Pastor, no? Kay Ma'am Rebecca and then kay Pastor Abner Barrios, good morning po sa inyo diyan. And also to Pastor Otangan diyan po sa may Bayugan, Tres ba yun, Pastor? Good morning. I'm also listening to your program every morning, Pastor, kasama si Ihado Brian. So good morning po sa inyo diyan. At sana po tuloy-tuloy ang ating pagpasalamat sa Panginoon. Pero ang importante po, relasyon sa Panginoon. At malapit na po ang Pasko, di ba? Merry Christmas po sa lahat. Pwede na po balutin ang ipadala niyo po sa akin dito. At salamat po, no? At sa ating mga avid na mga listeners, pag-pray po natin na sana makabigay man tayo ng konting regalo, no, sa ating mga tagapakinig. And also to Anne Serondo dyan po sa Sawata, sa San Isidro. Davao del Norte, mayong buntag dira sa imo ad kasama uba ng imong mga ka-office mate diha, no? Good morning, good morning. Ang ganda ng ano na ng sunflower. Okay. And also to my wife, good morning din po diyan sa labas. To my BMW. Okay. And to all my kids. Ang tatlo ko pong anak, at yan sa Matuti family po, sa may Buhangi naman, magandang umaga po. At ang lahat po ng member ng Northside Baptist Church, good morning po. Alam ko po na iba nasa trabaho na, ang iba nasa bahay lang, pero mahina ang internet. Don't worry, makapanood po kayo nito, replay, pwede din po. At saka sa YouTube naman, no, hanapin nyo lang po ang aking pangalan, Ray Z. Chespa, at paki-subscribe at paka-ring the bell naman dyan. Okay? At ang lahat po natin ng mga compilation ng ating morning devotion, makikita nyo dyan po at mapapanood nyo rin po dyan. To John Dave Crown Miderico, good morning din po dyan sa inyo sa Turil naman, no? So maayong buntag sa tanan. And to Tubal family dyan po sa Mayloakan, Baguio City, maayong buntag sa inyo dira, kay Kuya Ting and all the brethren at ang Loakan Baptist Church. At kanilang pastor, si Pastor Hoyo and his family, good morning po sa inyo dyan. Okay?
At may the God bless you. At palagi nating ilalahanin na mahal po tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kung mayroon kang relasyon sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na mahuhulog po tayo sa patibong ng kaaway natin. So, sa itong Pasko na ito, sana po ang sentro ng ating Pasko ay ang Panginoong Hesukristo. Kasi siya naman ang author, di ba? Pero yan, nakakalungkot, mga activities natin na pinagbawal po, bawal ang party, bawal ang mga reunion, okay? Sundin lang po natin ang ng gobyerno natin, ang protocol, no? Wala namang ano dyan eh. Stay at home at makikita po natin yan, okay? So, sa mga mahilig po sa Bulaklak, yan po ang waling-waling dito po sa Davao City. Okay. So, kung medyo normal na, I mean, pwede na pong magbiyahe, you're invited to visit our place dito po sa Davao City naman. Okay? To Norman Baslan, good morning. Sa iyo, Brother Norman, nasa school ka na. And also to Pastor Arnel Masitas, good morning din po dyan sa Bacolod City. God bless you, bro. Upo sa imong panimalay dira kag sa mga Kristohanon sa Church of Bethany sa Bacolod City. And also to Pastor Randy Ritiza, good morning naman po sa imo dira, Pastor. Asa ka karon doy nagsuroy-suroy. And to the Ritiza family, kay Charlene and the kids, and kay Maritis sa Magadan, good morning din po sa inyo dyan. So to all the Ritiza, good morning sa inyo dira. Ang Ginoo magpakamaayo, magkapadala o mga padalangin sa inyong panimalay. So, ang ating pong tawag nito, ang ating pong meditation sa umagang ito po ay nasa Psalm 68 po tayo. At nandito na po tayo sa last na installment natin. Okay. Nasa, basahin po natin. And to ni Cel Nazarino, good morning sa imo, Cel. Asa man ka karon? Nagabiyahay po ka. Ingat-ingat ha. And also to the Induyon family, good morning po sa inyo dyan sa Lingig. Sa Lingig, Surigao del Sur. Induyon family, kay Ma'am Jinky, at ang inyong mga anak, at ang mga Kristohanon din na sa Lingig, good morning po sa inyo. No? And to your pastor, si Pastor Raul Banilla, good morning din sa inyo dira. O sa mga agoy naman, ng mga kaigsuunan, good morning din po sa inyo dyan. Okay, so before tayo patuloy sa ating mga batian at pagpasalamat, magbasa muna ako, basahin muna natin itong verses ng ating meditation sa umagang ito. Psalm 68 verses 28 to 35. Summon your might, O God, display your power, O God, as you have in the past. The kings of the earth are bringing tribute to your temple in Jerusalem. Rebuke these enemy nations, these wild animals lurking in the reeds, this herd of bulls among the weaker calves. Make them bring bars of silver in humble tribute. Scatter the nations that delight in war. Let Egypt come with gifts of precious metals. Let Ethiopia bring tribute to God. Sing to God, your kingdoms of the earth, sing praises to the Lord. Verse 33, sing to the one who rides across the ancient heavens, his mighty voice thundering from the sky. Tell everyone about God's power. His majesty shines down on Israel. His strength is mighty in the heavens. God is awesome in his sanctuary. The God of Israel gives power and strength to his people. Praise be to God. May the good Lord bless the reading of his scripture this morning. At magpipray muna po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli binigyan mo na naman kami ng oportunidad at isang privilege na ma-share namin ang iyong salita at makipagbatian sa mga anak po, sa mga kaibigan, sa mga brethren, Panginoon, isa sa panampalataya. Lord, salamat na through your words, we meet friends, new friends, mayroong mga fellowship, mayroong batian, Panginoon. Salamat po doon. At salamat, Lord, sa iyong biyaya
na sinishare mo po sa amin. Lord, gamitin mo po ang may mga tao na mayroong puso sa ministry. Gamitin mo sila, Panginoon, na ang iyong mga manggagawa po ay makapagpatuloy ng kanilang ginagawa. Lord, alam ko na may mga anak kayo na talagang mayroong pagmamahal sa gawain mo po. At sana, Panginoon, huwag maging, hindi po kami maging madamot, hindi po kami maging makasarili sa mga biyayang natatanggap po namin. Kasi po, binigyan mo kami ng biyaya para ma-share din po namin sa iba. Lord, I pray for those who've been our faithful na mga listeners po namin dito sa Insight from His Word. Lord, ang bawat pamilya, ang bawat membro ng family, Lord, ingatan mo po sila. Provide mo kanilang mga pangailangan at most na ang kanilang panampalataya, ang kanilang pagsamba sa iyo ay tuloy-tuloy pa rin, Panginoon. Ang mga pastors, Panginoon, na doing live ministry, online, mga nasa radio, Panginoon, marami po sila. Lord, gamitin mo itong pamaraan o itong platform na ito to reach out people na hindi po namin mapapuntahan. O Lord, salamat sa kalakasan na binibigay mo po sa amin. At pagpatuloy mo, Panginoon, na ingatan mo po kami sa pandemic na ito. Ang mga negosyo, Panginoon, ng iyong mga anak, palaguin mo rin po. Maraming maibenta para tuloy-tuloy po ang kanilang pagninegosyo. At gawin ito sa tama, sa legal. At yung mga anak po na natatrabaho, ingatan mo rin po sila ang pagpapunta nila. At magtrabaho sila, Panginoon, na honest. Hindi malilate, hindi mauunang ubuwi, na talagang nagtatrabaho. Ipakita po namin bilang mga anak mo ang totoong buhay ng Kristiyano, ang totoong manners and behavior ng isang anak mo po. Alam ko po, Panginoon, marami pong mga tentasyon along the way, but Lord, to your grace and mercy and strength, malagpasan po namin ito. Lord, salamat sa mga pagsubok na binibigay mo po sa amin. At alam ko po, Lord, na itong mga pagsubok na ito ay testing sa aming pananampalataya, testing ng aming karakter, Panginoon. At Lord, sana tulungan mo kami na ang aming mga reaction sa mga sirkumstansya na dumadating sa buhay namin ay hindi po maging bayulente at hindi po makasira ng aming imahin, ang imahin ng Panginoong Hesukristo. Lord, tulungan mo po kami. Alam mo po, at alam mo rin po, ang aming mga kahinaan. At Lord, tulungan mo po kami na yung mga pagsubok na yan, yung mga bagay na yan, Panginoon, ma-overcome po namin. I've been praying also, Lord, for Sister Emma, Sister Emma, Panginoon, bago naming kasama dito na taga Camarines, Panginoon. May mga pre-request sa Panginoon. Lord, alam ko po na nakikita mo ang kanyang buhay, nakikita mo ang kanyang sitwasyon. Lord, I pray na ingatan mo siya, Panginoon. All the rest, Magayon family, Ritisa family, Panginoon, Magadan family, Induyon family, I've been also praying for them. I also praying for Pastor Garubilio, Panginoon, na ang total recovery niya, Panginoon, ang healing na kanyang operation. At sa kay Pastor Notarte naman, being also praying for him, Lord, ingatan mo po siya. Si Brother Victor C., also praying for him. Kanilang business, si Myra Joy, Pastor, ang anak ni Pastor Alonsagay, Panginoon, na mayroong leukemia. Ang kapatid ni Pastor ni Brother Tutong Delcano, Panginoon, na may cancer, Panginoon. Oh Lord, have mercy on them. I pray also for my Maninoy, Felix Oxinia and his family, and to Maninay Luz, continue to be with them. Bless them, Lord. Sharon Nagavion, sa states na manging pinaminti kanyang work, Panginoon, in spite of this pandemic, na maraming mga school ang nagsasara. But I pray, Lord, na tulungan mo po siya. I pray, Lord, that your name will be glorified.
I pray also for Pastor Masitas and his family and the ministry, Panginoon, dun po sa Bacolod City. Be with them. I pray also, Lord, for Emily Pabiona, Panginoon, my batchmate sa high school. Kanyang family, kanyang boyfriend, Panginoon, na nasa hospital. At ang kanilang mga hinaing, Panginoon, na maibigay mo, Panginoon. I pray also, Lord, for Mary Grace Serrano, Panginoon, isa sa mga batchmate ko rin po. Coronel family, mga anak family, si Brother Jed, dun po sa Semirara Island. Always be with them. Continue to sustain them, Lord. The Tubal family, Panginoon, dun po sa Baguio City. Ingatan mo rin po sila. Corpus family, dun din po sa may Baknotan. O Lord, be with them. Kanilang family, at ang kanila pang Panginoong ginagawa, ang church din doon po sa Harvest Baptist Church. O Lord, have mercy on them, Brother Nelson Raffles, Panginoon. Ingatan mo rin po siya. Baguio family, continue to be with Roslyn. Continue to sustain them, Lord. I pray also, Lord, for the family of Berdos, ang aking ihado, at si Bibing, kanilang family, Panginoon. Ingatan mo siya, Lord. Mga pastors, Panginoon, O Lord, be with them. Brother, Pastor Otakan, Panginoon, doon po sa, sa Bayugan, Panginoon. And doon po sa Rosario, si Pastor Brian, at sa Rinrin, sa kanyang, naghihintay sa kanyang pagpanganak, Panginoon, ingatan mo po siya na maging healthy po ang baby nila. First baby nila ito, Panginoon. O Lord, be merciful to them. I know that you always be with them. And I know, Lord, nga ang imong pagpakamaayo, be with them. Chinese Baptist Church, under the leadership of Pastor Tan, and all the pastoral staff, Pastor Ambingan, Pastor, iba pa mga pastor nila, Panginoon, ingatan mo rin po sila, Lord. At ang iyong pagmamahal sa kanila. I pray also for Nisil, Panginoon, kung saan mo siya ngayong, sa araw na ito, ingatan mo siya po, Nazareno, Tisel Nazareno, Panginoon. O Lord, be with them. So Lord, thank you so much for my family, Jem and Mats, Ati Peebles and Nice. O Lord, be with them. The Matuti family, I also continue to pray for them. And also to my daughter, no, si Casey, sa kanyang appointment, Panginoon, sa DepEd, na may makuha niya na, Panginoon. And so to my ading na medyo masama ang pakiramdam, Lord, ingatan mo po siya, yung mga ginagamit na mga pangpakuha, Panginoon, ng sakit. I pray also, Lord, sa kanyang pag-aaral through online, at ang also to my wife, sa kanyang online class, and all the children. I pray also for Ate Mansi and Kim. Let's be with them, Lord. Enjoyment in life, in spite that Bibot is not around. Bibes Anay, under the leadership of Pastor Sira Josep, O Lord, ingatan mo po sila. And O Lord, na ikaw ang Diyos na palaging umaunawa sa amin. We need the strength for today, Lord. And thank you, Lord, for the gift of salvation. And thank you, Lord, for forgiveness of sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sino pa bang nadyadyan? No? Si Gingging Zizar. Ging, mayang bundag, si Kay. And also to Pastor Ambingan. Good morning din po sa inyo, Pastor. And also to my cousin, si June Chespa. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Alas 8:22 na po ang oras. Okay, so, sino ba ang hindi natin na greet, no? At least na greet na natin lahat. Okay? So pasalamatan natin ng Panginoon sa kaniyang ginagawa sa atin, di ba? So diyan muna natin itubo ng atin na background ang atin na sunrise. Okay? So ito po ang ating meditation sa umagang ito. You know what? We don't go far on our own strength. Diba? You know, pag asahan lang natin ng ating mga sarili, wala tayong sarili nating mga lakas. Diba? Kasi si David po dito, nabigay po siya ng instruction. He instructed us. Yes, blessed to be a blessing. David instruct us how to understand and appropriate the strength of God. Kasi minsan hindi natin alam po 'yon, no?
malayo nang narating natin, ginagamit natin ating sariling lakas. Pero at the end, napapagod din po tayo. Kaya kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Not only na kailangan natin siya sa panahon na kailangan natin, dapat maging way of life na nadyadyan siya palagi. So, David give us some pointers or instructions kung paano natin maintindihan at kung paano natin gagamitin ang lakas na galing sa Panginoon. Una na makita po natin dito, he tells us to ascribe strength to God. We should realize that he is a God of strength, di ba? Sabi sa verse 34 sa King James Version, His excellence is over Israel, and His strength is in the clouds. See? Ang ibig po sabihin noon that ang lakas ng Panginoon ay nasa taas, is high up. God can get strength even from the clouds. Nothing but a ruling favor. Before, should I say. Wala namang imposible sa Diyos, eh, no? Kahit saan naman pwede niyang gawin, kahit anuman pwede niyang gawin. Eh. But David dito, he give us this understanding that we need to ascribe strength to God. Because the strength that comes from Him, nagagaling po sa mga kaulapan, di ba? We think of God as a loving, gracious, and merciful. That is how we see God. Diyos na mapagmahal, ang Diyos na umuunawa sa atin, at nagbibigay po ng mercy sa atin. But let's also think of Him as a strong God. Diba? To Jeffeline Plabiano sa Bacolod City, may ngaga sa imodraning. So, dapat po natin intindihin po. Paggagamitin natin ang ating lakas. Yes, hindi naman sinasabi na hindi natin gagamitin. Pero, kumbaga, madali po tayong malubat, di ba? Pero kung palagi tayong ginagamit natin ang lakas na galing sa Panginoon, talaga po hindi tayo mapapago doon. So, ang pangalawa po, not only ascribe strength to God, but pangalawa is to ask for strength from God. Not only to ascribe on how powerful God, but we need to ask strength from God. Sabi sa verse 28, strengthen, O God, what you have done for us. Okay? So, we have a very privilege to come and ask God for the strength we did today. Huwag mong sarilihin ang mga bagay na yan kasi He is our refuge. He is our strength. Diba? When the day pass without the strength of God, kawawa po tayo. That is why we need to ask strength from God. Ano ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31? Paborito ko po ito. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40 verse 31. Thank you for watching, Mrs. Plabiano. You know what? God has already determined what He wants to do. Kaya nga, sa mga naghihintay sa Panginoon at kukuha tayo ng lakas galing sa Kanya, kapatid. Ang sabi pa dyan, kahit tumatakbo po tayo, napapagod tayo, lumalakad tayo, pero hindi tayo nawalaan ng malay. Diba? At anong sabi ng James chapter 4 verse 2? You do not have because you do not ask. So ang tanong, bakit ka napapagod? Humingi ka ba ng tulong sa Diyos? To ati, tumano ato, kuya Ting Tubal,
diha sa Loakan Airport sa Baguio City. Good morning po sa inyo dyan. Sabi na, he'll do it when we request. Alam mo, nagrerespeto din ang Diyos po sa atin. At maganda talaga na ikaw mismo ang humingi ng tulong sa Panginoon, because it shows that we are powerless. At dyan po ma-exercise natin ang ating relasyon bilang anak sa Ama, our Abba Father. Diba? So, hindi natin nakukuha ang lakas galing sa Diyos kasi hindi tayo humihingi. Yan po ang sabi ni James. You don't have because you do not ask. Naghihintay lang po ang Diyos sa iyo. Ang iyong Ama na nasa langit po, naghihintay siya. Nakausapin mo siya. Diba? Huwag ka lang mag-assume, yes, no problem. But God knows your need. God knows our needs and even our wants. Pero gusto ng Panginoon na i-exercise po natin ang relationship between the Son and the Father. At makikita mo po 'yon. So the first one is to ascribe strength to God. And then pangalawa is to ask for strength from God. At ang pangtatlo po dito is we need to acknowledge our strength from God. We should acknowledge our strength from God. Ano sabi ng verse 35? The God of Israel is He who gives strength and power to His people. Okay? Blessed be God. So the God of Israel is He who gives strength and power to His people. At makikita po natin siya, no? Makikita po natin siya. So if you need strength today, don't look to yourself. Nangailangan ka ba ng lakas sa araw na ito? O sa susunod na araw? Huwag mo tignan sarili mo. Walang maibibigay po yan at walang maitulong. May matulong naman siguro, pero hindi pang matagalan. Kumbaga, madali lang maglubat, kaya kailangan natin ng power bank, no? Ng iba. So blessed be God. So if you need strength today, don't look to yourself or to anyone else. Minsan ang yan ang mali natin, eh, no? May mga pangailangan tayo, tinitingnan kagad natin ang sarili natin. May pera ba bulsa natin, di ba? May pera pa ba sa bangko natin, sa ATM natin, or pupunta tayo sa mga kaibigan natin? Why not go directly to God? Because He is the author of everything. Everything that belongs to this world, it owns by God. So look up. Tingnan mo. Focus. Because God is the God of strength. Hallelujah. And He wants to command strength for you if you'll ask Him. Okay? He wants to command strength for you if you'll ask Him. You know what? Every time that you talk to our Father, our Abba Father, He listens to us. And He's concentrating listening to you. Kung nangailangan ka po ng lakas para hindi ka mapapagod sa mga araw-araw na ginagawa po natin, why not go to God? Surrender everything to Him. And follow what He said. And follow what He says. Ang minsan lang po, we want to talk to our Father. We want the blessing that comes from our Father. But hard for us to surrender our lives to Him. Diba? At palagi po ang ating kalaban na ang Diablo. Always tempt us to draw our strength from the world's substitute. Diba? Yan ang ano niya, ang Diablo. Kaya nga deceiver ang tawag sa kanya, eh. Gusto niya na doon tayo kukuha ng lakas sa sanlibutan at hindi sa ating Abba Father.
So when that happens, remember the truth of the book of Psalms. So if we need strength to continue the battle, spend time in prayer with God. Ascribe strength to Him. Ask Him for strength and acknowledge that your strength is from Him. Hallelujah. Good morning to the Notarte family. Diyan po sa Bindoy. Mayung buntag sa inyo, Dora Grace. At diyan po natin makikita. Diba? Yung Psalm 68 talaga pong nakabigay sa atin ng hope. No? Because alam po natin, ang Diyos talaga ang author po noon. So alalahanin po natin, if we want to continue to fight our battle, we need the strength that comes from the Lord. So we need to ascribe, we need to pray, we need to ascribe to Him because He is the source, and we should ask Him for strength. And we should acknowledge that the strength that I have now comes from Him. Do not be ungrateful. Pasalamatan mo po ang lahat kasi ang lahat po ay nanggaling sa Diyos. Lalahanin mo kapatid, kaibigan. Pag mawala ka na sa mundong ito, yung mga pagsisikap po po, hindi mo yan madadala. But you could still do the performance, or you could still do the activities with the help of God. And even though death will come, you will be rejoicing because you all know that it is our Abba Father who give us the strength. Okay? So sana po sa umagang ito, may natutunan po tayo at makikita po natin ang blessing po dito. Okay? So bukas, kita-kita naman tayo muli. No? Alas 8 po tayo. At sa lahat po namin na mga nakikinig, no? At sa Facebook, no? Huwag muna kayong tumawag sa akin basta alas 8, no? Kasi ginagamit po natin ang ating cellphone bilang monitor sa ating program, no? So hindi ko muna kayo may masasagot. So muli, ito pong inyong kaibigan, Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Kita-kita tayo bukas, Insight from His Word. At pwede nyo rin ito may share sa inyong mga Facebook po para marinig. If you have been blessed by this ministry, if you've been blessed by this Word of God, share this to your wall, to your Facebook, para marinig naman po ng iba. At hindi lang po tayo ang nabigyan ng blessing, but ang iba din po. Good morning to my Maninoy! Okay. Felix, Engineer Felix Oxinia Jr. and to Maninay Luz, mayong aga gidera sa inyo sa Kalaka. Okay. Yes, the Lord is my strength. He is our refuge. Not only in times of trouble. Yan po ang alalahanin natin. Okay? When answers aren't enough, there is Jesus. Okay? Pakinggan po natin ang awiting ito. Muli po, kinakita tayo bukas. God loves you and I love you. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do.
instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live. Answers aren't enough.